Sabi nito, boss, nakita mo naman, daming tao, huwag kang mag-alala. Boss Dada, tatakbo si Basti. Tumatakbo naman talaga eh, fit na fit siya. Oh, so habang bata pa, mapakinabangan ka na, Basti Duterte. Kasi katulad ng tatay mo, alam mo kung mas bata pa si PRD, mananalo pa yan, siguro palagay ko nag-senador pa yan ng ilang terms kung mababa pa. Parang si Gloria, nung natapos siya, di ba? Nag-congressman pa siya. So napakinabangan pa si Gloria kung ano man yung meron pang natitirang katas sa kanya. So ganun din. Ngayon, ito problema kay PRD. Hindi na, ano na lang, ang pinakikinabangan na lang natin kay PRD ngayon is yung, ano, yung wisdom. Kasi wala na, matanda na siya. Pagod na yung katawan niya. Yep, Ateneo graduate si Basti ng political science. So, buti pa si Basti. No, nag-political science, nakatapos ng political science sa Ateneo. Hindi katulad ng ibang mga bilyonaryo dyan. Oh, napag-usapan nga namin kagabi, parang nakikita namin na Basti is the future. Sana, kaya Basti, sorry ka, pinasok mo na rin lang naman yung politika, tuloy-tuloy mo na. Oh, yun talaga guhit ng palad ninyo eh. Kayo ang tagapagligtas talaga ng Pilipinas. Wala tayong magagawa eh. 'Di ba? Is Kitty on the line? Actually, ayaw ng nanay ni Kitty na magpolitika siya kasi may mga negosyo naman sila. Mayaman ang mga ang nanay ni Kitty at si Kitty ay may mga kanya-kanyang mga negosyo. Sabi ng nanay niya, magnegosyo ka na lang, huwag ka nang tumakbo. Huwag kang magpupolitika. Oo. So, ayun. 'Di ba? Sabi nga, oh, man of principle and conviction. Totoo yan, si Basti is like that. The more nakikita natin talaga kay Basti is yun talaga, yung malasakit na katulad ng malasakit ng kanyang ama. Oh, di ba? Si Jared, nagpapakalat na naman ng fake news. Eh, siyempre, bayad naman yun para magpakalat ng fake news. Ang pinakamaganda niyan para hindi kumalat sa atin yung fake news ni Jared, huwag niyo siyang panoorin. Kasi si Jared, ang nanonood sa kanya, yung mga tanga-tangang insimada. Babayaan mo na yung fake news kumalat sa kanila. Hindi natin mababago isip ng mga tanga na yan. Ang masama is yung baka ma-influence niya kayo dahil kakapanood niyo sa kanya. So huwag niyo na siyang panoorin para yung fake news nila, nandun na lang sa kanila. I-convince nila yung mga sarili nila, magsalsalan sila kung gusto nila. Oh, basta sarili nila yung nai-impluensyahan nila. Oh, wag na kayong magpa-impluensya. So, wag na kayong manunood sa mga vloggers na ayaw nyo naman yung mga pinagsasasabi nila, ini-stress nyo lang yung sarili nyo. Oh, ganun yun. Malakas ang karisma at magaling sa public speaking. Hindi, organic kasi Georgina. Kaya siya magaling magsalita kasi nga gusto natin siya. Lahat ng sinasabi niya gusto natin. Oh, kasi nga organic, nanggagaling sa puso lahat. Oh, walang politika. Oh. Ganun siya. Yung mga troll hindi ko pinapanood. True. Ako hindi ko pinapanood yung mga baka ng inang yan because again, ang toxic na nga ng politika sa Pilipinas, manunood ka pa sa tanga. Ang ending, mabibisit ka, magagalit ka, manggigigil ka. Oh, eh, kasalanan mo na 'yan. 'Di ba? Eh, ako hindi ko pinapapansin yan, yung mga troll na nag-message. Wala akong ano dyan. Wala akong paki sa kanila. Because again, paniniwala nila yan. Pagsisisihan din naman nila yung balang araw. Ang dami na nga nagsisi eh. Diba? Mangga daw. Sabi ni Inday, mangga gamit. O, katulad dyan. Maraming pwedeng ibig sabihin yan. Pwede ang ibig sabihin ni Inday dyan ay talagang nag-skit lang siya for the... At hindi naman niya ibig sabihin, idinidikit niya yan dun sa kung sino man yung gusto niyong pagdikitan niyo yan. Di ba? Pag nag-view ka sa Tansong Vlogger, easy money sa kanila. True. Tinulungan niyo pa sila para kumita yung channels nila. So, make sure, huwag na kayong manood. Huwag na kayong manood. Di ba? So, yun lang yan. Yung mga bashers, just let them, just let them yak as much as they can. Because again, the fact na pinanonood nila tayo, it means naririnig nila tayo. The fact na pinapanood nila tayo at binabash nila tayo, it means nasasaktan sila sa mga sinasabi natin sa kanila. So, nararamdaman nila tayo. O, ganun yan. Kasi kung halimbawa, meron kang nakasalubong
kung hindi ka naman niya nabangga, hindi mo naman siya papansinin, tama? Pamabayaan mo lang siyang lumagpas. Pero dahil nga nabangga natin sila, natapakan natin sila, at dahil ang katotohanan ay masakit, nasaktan natin sila, eh, alam na natin yun. So, ibig sabihin, effective yung ating mga pinaglalaban. Tama o mali? Oh. Sabi nito, paano naging presidente? CPIA BBM, undergraduate at bangag pa. Binoto nyo eh. Tatanungin nyo pa kung ba't naging presidente yan. Binoto nyo! Kaya naging presidente yan. Okay lang kayo. Tatanungin nyo pa kayo talaga oh. Oh, dati nakasubscribe, ngayon unsubscribe. Eh, bahala kayo, i-subscribe nyo, unsubscribe nyo, bahala kayo. Pero ang sinasabi ko, kung hindi kayo ano, kung hindi na kayo masaya sa mga pinanonoodan nyo, huwag na kayo manood. Because again, sinasayang nyo lang yung ano nyo, oras nyo. Mm-hmm. Tuloy nyo, boss, yung mocha party list. Wala pa kaming ano dyan, wala pa akong update dyan. But likely, meron pa tayong isang automatic nomination na tayo eh. So, hindi na tayo mag-a-apply ng bago. So, nasa kanila na yan kung itutuloy pa nila yan. Diba? Ang gwapo mo sa personal, ay grabe talaga ba? Ako yung naka-face bump mo tapos kausapin ka ni Ka Eric tapos lumabas ka sabay yung may rayuma mong kaibigan. Walang iya ka. Sinong may rayuma mong kaibigan? Si ano? Si Coach Oli? Loko-loko ka. Walang rayuma yun. Sinong may rayuma mong kaibigan? FB ads nila, grabe mga troll at si Tamba kasama mga kongresista. Well, yeah. Naggumagasa sila ng taxpayers money para mag-troll. So, the more na naiinis kayo, natutuwa sila. Boss, Dada, laki mo pala sa personal. Magpa-picture sana ako. Busy ka. Ah, ganun ba? Ang dami nagpa-picture sa atin. Sana diniretso mo na. Sabi, Nathan Supo. Ayun na nga. Kaya wag mo nang tatanungin kung bakit nanalo. Sabi mo kasi, bakit nanalo? Eh, nanalo kasi binoto nyo. Di ba? Yan, huwag manood. Kaya talaga, oh. Oh. Dapat kasi position. May drug test. Dapat sa lahat. Oh, ang dapat yan, Chris TV, sa lahat. From barangay Kagawad, SK chairman to Kagawad, hanggang sa presidente. Drug test talaga. Yun ang, ano, yun ang anuhin natin, gawin natin requirement. Hindi, lumabas ka na para kumain ng barbecue. Kayo ni Coach Oli ang pogi. Ah, talaga ba? Ang kasama ko noon si Pambansang Loyalista at saka si Master Judea. Oh, hindi ba? Oh, boss, holding the highest position of the land, he fakes his educational attainment din kasi. The mere fact na kahit sa office, Michael Pimentel, bakit pa tayo nandoon sa finake niya yung ano, yung kanyang ano ha, pasensya ka na ha, pero binasa ko lang. Bakit natin naka-focus tayo dun sa kanyang educational attainment na pinake niya? Hindi lang yung pinake niya, pati drug test niya eh. Pero yung drug, yung sa drugs, sinabi na ni PRD yan eh. Addict. Binoto nyo pa din. Maniwala kayo sa hindi, kahit umamin si BBM noong 2021 na second year college lang ako, iboboto nyo pa din. Bakit? Kasi nga Marcos. Diba? Anak ni Senior. May malasakit si Senior. Sigurado si Junior, ganun din. So bakit nyo pa ba pinitinitingnan yung kung ano pang pagkakamali niya? Kepilay yan, kay may Almoranas yan, kay may ano yan, meron yan tulo. Sinabi na ni PRD, hindi nyo dapat iboto yan noong 2021 eh. Binoto nyo pa din. So, ibig sabihin, kung ano man yung mga issues sa kanya ngayon, it's because, kumbaga, wala nang bearing lahat yan. Kaya magpa-drug test yan, kaya hindi. Wala nang bearing lahat yan. Binoto nyo, nanalo na. Yun yun. I'm so sorry to say. Binoto ko si ano, BBM, dahil kay Inday Sara, yun lang yung sinasabi ko na mali nyo. Na bumoboto kayo ng presidente dahil lang sa tao. Dapat bumoboto kayo ng presidente dahil siya talaga yung tama para sa bayan natin. Paano mo malalaman yun? Tingnan mo yung history nila.
Taga Ilocos yan. Anong nagawa niya sa probinsya niya? Oh, yung tatay niyan, ano ba ginawa sa Pilipinas? Ang tagal na nila sa posisyon. Ano na ba yung nagawa nila sa bayan? Yun yung inyong panuntunan sa pagpili ng iboboto sa mga posisyon sa gobyerno. Hindi yung dahil, eh kasi si Inday eh, sinisi nyo pa si Inday, sisihin nyo yung sarili nyo. Kasi hindi naman si Inday ang bumoto, si Inday is just one vote. So, pagod na si Inday, saka kasisi nyo sa kanya. Ang sisihin nyo yung sarili nyo. O, nabinoto nyo si Marcos kasi gusto nyo rin. Not because of Inday, gusto nyo rin. Hindi kayo nakinig. Hindi ba? Sabi naman nito, boss, hindi siya nanalo, dinaya lang, meron kang proof. Kung wala kang proof, wala tayong ano. Kasi kung may proof tayo, nagdemanda na sana tayo. Lahat yan, chismis. Kaya ngayon din na sinasabi ko, pag nakinig kayo sa vlogger at nagbigay ng scoop, make sure may ebidensya. Kung walang ebidensya, hindi yan, dismissible yan. Ganun yun. Tama? Ayun talaga, oh. Ako, di bumoto kasi di tumakbo si Inday Sara. O yan. Dapat di na maulit. O, ganun yun. Huwag nyo na si Inday. Kawawa naman yung tao. Nabudol din siya katulad nyo. Pare-pares kayo nabudol eh. Ganyan yan. Davao is the best city. True. Totoo yan. Nasa Tagong ba kayo? Pwede ipasyal ko kayo sa beach ng pinsan ko. Uy, sarap naman yan. Sayang. Nasa ano na ako? Nandito na ako sa Paranaque. Si Atty. Glenn, ayun na nga, sinabi niya, may preba ba siya? Puro kwento. Eh kung meron siyang preba, sampa na siya ng kaso. Nga. Hindi porket kakampi natin, goods na. Hindi. Gusto ko nga, i-practice niyo yung lahat ko, questionin niyo. Oh, questionin niyo lahat. Diba? Boss, da, t-shirt, size please. Sa inyo ni Master Judea. Ay, nako. Ako po, the biggest. Ang pinakamalaki, Ma'am Dabawinya. Si Master Judea ay palagay ko, ano, XL. Palagay ko XL. Oo. Diba? Ay, talaga. Sabi nito, ulyanin na si Digong sa Davao maraming drugs. Tangin sa Malacanang marami. Oo, huwag na kayo pumunta sa Davao. Sa Malacanang lang marami. Ganun. Tapos, hindi pa na-experience ang trabaho. Ayun na nga. Ba't nyo pa rin binoto? Ayun talaga. Binoto dahil sikat daw. O, yun na nga. O, yun ang mali. O, next time, kung ano sinabi ni tatay, doon tayo. Sabi ko nga sa inyo, hinahanapan nyo pa lang ng drug test. Kami, naniniwala na. Wala na kami paki sa drug test. Sure kami, positive. O, ang tanong, anong mangyayari? Nga. Ganun talaga, pasensya na. Talagang ano kayo rito, makakarinig kayo rito nang hindi nyo dapat marinig. Diba? Ma'am Dabawinya, nako, thank you very much sa'yo. Mabuhay ka, God bless you talaga. Lahat na ng blessing sa buong Davao, makukuha mo. Maniwala ha. Thank you very much, Ma'am Dabawinya. Mabuhay ka. Salamat sa iyong napakabuting puso. Sabihin mo sa iyong anak, napakabuti ng inyong puso. Boss Dada, triple XL? No. Sa Pilipinas, mga 5XL. Pero yung sa damit ni Baste, yung 3XL nagkasya sa akin eh. Pero kung may mas malaki pa dun, ma'am, pwede na tayo. Mas maganda. Meron po sa SMNI. Ginagawa na po nila. I-co-content na lang po natin yon. Pag natapos na, isa-send sa amin ni SMNI para ma-content na natin yung mga Bisaya ng mga speech doon na may subtitle na English or Tagalog. Saan kaya lugar sa Luzon ang may bayag na magbigay ng permit? Magkakaroon po sa Bulacan. If not this month, next month, magkakaroon po sa Bulacan. So, hindi naman sila pwedeng umuwis dyan habang panahon eh. Magkakaroon po sa Bulacan. Meron na mga tentative na schedules ang Maisog na sinabi sa amin, alam nyo lang, hindi ako magaling sa date.
Basta it will happen na next month yung sa Luzon. D2XL ako, Ninong Randall dyan sa Amerika. Sa Amerika, sa Canada, 2XL ako. Pero sa Pilipinas, dun sa t-shirt ni ano ni Boss Abaste, yung Reefside. O ya, yeah, tangkilikin nyo, baka meron sa Lazada, Shopee ha. Yung Reefside, si ano po yan, si Mayor Basti Duterte po ang may-ari ng apparel na yan. Mag-order po kayo, napaaganda ng quality ng damit. Yung mga suot ni Basti na may alon, na itim, Reefside po yun. Ano niya, siya mismo may-ari nun. Umorder kayo, ito, Reefside. Ayan, Reefside. Umorder kayo dyan, ha? Umorder kayo para... ano, mas lalo yumama si Basti Duterte at baka tumakbong presidente yan balang araw. Ayan, kaya umorder kayo. Ay, ngayon ka lang nag-subscribe. Buti naman. Kasi kung matagal ka na nag-subscribe, baka nag-unsubscribe ka na. Thank you very much. Welcome. Oo. Oh, hindi ba? Kapit bahay lang ni Basti si PRD. Sure, close sila. Eh, natural, mag-amayang kayo talaga, oh. Si Basti kasi lagi niya kasama ang tatay niya. Eh, kaya nga, anak niya yan. Alam nga naman, di sila close. Mag-ama sila. Kayo talaga, oh. Stop stating the obvious. Eh, joke lang, joke lang. Baka pwede sa Kamsur. Oh, malay mo naman. Oh, hindi ba? Oh, sa summer, mahirap ata makapag-rally ng maisog. Oh, tingnan natin. Kasi, di rin naman balita ko, hindi rin naman masaya yung mga taga-distrito ni Martin Romualde sa kanya. Eh. Balita ko, ha? Yung saan kami makakabili, hindi binibenta yun, Feli Ferrer. Ano lang yun? Dinonate lang yun sa atin na ipamimigay natin. Sana sa Ilocos Region at Cordillera. Sana. Dito sa Baguio, di sila magbibigay ng permit. True. Kasi nag-try na sila dyan, di sila binigyan ng permit ni Magalong. Kasi nga, ang traffic na daw dyan, magta-traffic palalo. Paano mag-order? Sa Shopee. Baka meron Shopee o kaya sa Lazada. Tinan nyo, baka may website si ano Reefside. Order kayo. Kasi kung gusto nyo maging kasimpogi ni Basti, pag sinusuot ko yon tsaka yung sombrerong binigay ni Basti, kay Boss Dada, ay nako, nagiging kamukha ko si Basti. Nasunog na version lang. Si Marcos, pag nagsalita, parang ngunguya. Eh, ganun talaga. Eh, presidente siya. Mas gusto ko yung speech ni Attorney Vic. Mas maganda na yung speech ni Vic ngayon. Mas nagko-commit na siya. Hindi katulad nun, sobrang safe. Sa sobrang safe, hindi siya mabubuntis. Sa sobrang safe ni Attorney Vic, hindi siya mabubuntis kahit ilang beses mo siyang... ano? Kahit ilang beses mo siyang ano, putukan. Bastos mo talaga? Ano, Ninong Randall? Ayan, mahirap kasi nung election, walang inendorso na maging presidente si Tatay Digong. Yun na nga! Yan na nga yun! Sana naisip nyo, hindi inendorso ni Tatay Digong. Pag hindi inendorso, wag nyo iboto. Sana namili na kayo dun sa hindi niya inendorso. Kasi kung namili kayo sa hindi niya inendorso, baka nakita nyo si Isko. Kaya lang, dahil hindi siya nag-endorso, binoto nyo pa rin si Bongbong, kayo na may gusto nun. Binoto nyo si Bongbong. Kasalanan nyo. O, diba? Di kayo rin, nahuhuli kayo sa sarili ninyong mga bibig. Si Coach Oli kumakain ng sandwich sa ilalim ng stage. Stay humble. Of course, we are the most humble of humbles in the world. Bakit ikaw nabanggit? Magkapatid ba kayan? Ano sabi niya? Boss Dada, bakit ikaw? Ano? Bakit hindi ka nabanggit? Magkapatid ba kayong tatlo? Actually, ano yan? Magkakapatid kaming tatlo. Kaya lang, ako pinanganak ako sa Mars. Kaya hindi kami close. Kaya talaga. Okay, nako! Sa China ka na lang kaya tumira, kuya? Pwede rin naman. Eh, mas maganda rin kaysa rito eh. Dito magnanakaw yung mga nasa gobyerno eh.
Kung pwede lang, bigyan ako ni Biden ng ano, ng permanent residency sa Amerika o kaya sa Canada ni ano, ni Trudeau. O kaya sa Japan ni Shinzo Abe, kahit patay na siya. Bigyan niya ako ng permanent residency doon. Kutsa, doon ako titira kaysa dito. Kaya lang hindi eh. Little brown brothers tayo ni Amerika. Hirap na hirap tayong kumuha ng visa. Ano pa? Kumakain ka ba? Ay, opo. Siyempre, favorite natin yon. Ang pumilo. O, favorite natin ang pomelo. Sa kingdom nga, yan lang kinakain ko eh. O, ma'am da pamilya. Naku, wag ka na mag-abala, ma'am. Ikaw talaga. Lahat na lang, ikaw na. O, eh, baka magpaampun na ako sa inyo. Hindi na ako umuwi ng Maynila. Diyan ako sa inyo tumira. Oo. Oy, by the way, ha? Malulupit yung mga ano, mga resback ni Ma'am Dabawinya kahapon. Kasama ni Ma'am Dabawinya lahat ng mga ano, ng mga nag-aalaga kay PRD at kay Baste sa kanilang mga tahanan. Tinakas ni Ma'am Dabawinya, nako po, wala na pong nag-estimar doon sa bahay. Talaga naman, grabe. Thank you very much sa kay ano, kay Lisa Kamukami. You're amazing. God bless you. Mabuhay ka. Aha. Uh-huh. Sabi nito, ang kukulit nyo, sisihan pa more. Ganun talaga. Sisisihin natin para magising sa katotohanan. Paulit-ulit. Oo. Ay, grabe naman dabawin nyo. Kasya ako dyan. Sigurado kasya ako dyan. Ay, pagka ganun, palayasin mo na ibang tao sa bahay. Para magkasya tayong lahat. Ayan, oh. Hindi nila nakita yung pagtaas ng kamay ni PIA, ni PRRD kay Banat Bay. Malaking ano yun, napakalaking siya ang inendorsong presidente ni PRRD noon. Eh, sino bang inendorso ni Banat Bay noon? Si Isko. Hindi lang makapag-endorse si PRRD ng direkta kay Isko kasi nga mag-aaway sila ni Inday. Siyempre, inendorso mo iba. Ito nga yung ano ko. Ito nga yung kapartner ko. So, ganun mo. Oh, may variety pa pala yan. Ano? Oh, grabe. Oh, sabi naman ito, si Freddy Valera, sagutin niyo po. Bakit namin sasagutin yung bobo? Hindi kami sumasagot dito sa mga vloggers na tanga. Oh, babayaan niyo sila mag-content sa amin. Palamon namin mga 'yan. Oh, walang kakainin yung mga 'yan kung hindi nila kami i-content. Oh, eh, dahil yung mga bobo na 'yan, wala silang ma-i-content na maganda sa gobyerno, kaya yung mga critical sa gobyerno, kinokontent nila. Therefore, malaki ang naitutulong natin sa livelihood nila. Bayaan na natin na sila ang kumita sa atin, wag na natin silang pagkakitaan. Dahil una sa lahat, pagkatanga, hindi na dapat pinapatulan. Pagbobo at walang argumento, hindi na dapat dyan na pinagpapapansin. So, Mark Nathaniel, kung nag-subscribe ka dito, just to tell me na panoorin si Direct Freddy Valera ba yun yung nagkailangan pang mag-makeup, mag-wig para lang magkaroon siya ng kakaiba sa channel niya. I am sorry, hindi kami magka-level. Hindi kami magka-level. Boss Dada, yung pumelo, bigyan mo ako, pagugulungin ko, nanimorn mo, ayabang-yabang mo, alam mo naman eh, pwede magpunta dyan sa inyo. Maganda tumira sa Japan kasi walang makakawatan. Totoo yan. Oo. Sige, ano pa? Ano pa yung mga ano ninyo? Oh, big correct. Wala silang makontent. Wala silang makontent talaga. Kaya nga ang content nila kami. So imagine, kami bumubuhay sa kanila. Tangina naman, Freddy Valera na yan. Tanga yan eh. Paano mong papansinin yan? Kaya nga yan nagpapansin sa amin dahil gusto namin pansinin. Eh di pinasaya namin siya. Pag pinansin ko yan, baka labasan pa yan. So, huwag natin pansin. Bayaan natin mga bubo. Ang dami natin pwedeng pag-usapan, hindi sila. Oo. Dami ko pans kahapon, no? Ma'am Dabawinya. Eh, grabe. Eh, siyempre ba naman, nadikit ako sa'yo. Di siyempre, eh, madami na din akong pans. Eh, mas sikat ka dun, eh. Hindi, ang dami lang, ano, ang dami lang. Hindi, yun nga, yung isang sinasabi ko kahapon na somewhat, yung pagko-content natin na ganito, yung pagla-live natin, akala ko wala tayong, ano, eh, wala tayong nararating, akala ko wala tayong nai-influensyahan. Akala ko nanonood lang kayo dahil ayaw nyo lang maboring. Akala ko patawa lang tayo ng patawa. Pero nung pagdating ko nga kahapon dito sa Tagum to ha, I mean, this is the first time na nakarating ako dito sa lugar na to. Tapos ang daming mga nandirito na naka-appreciate sa atin, nagpa-feature sa atin, nagsabi na nanonood ako sa'yo lagi, araw-araw.
yung parang mas lalo akong sinipag mag-vlog, mag-content at maglabas ng mga maayos na komentaryo kasi nakakahiya naman doon sa mga taong nagtsatsaga na kahit nasa malayo eh pinagtsatsagaan yung pangit ng mukha para lang ikaw eh mapakinggan. So sobrang solid. Kaya dahil doon, ano, talagang paghuhusayin pa po natin, gagalingan pa po natin ang ating pagkomentaryo. Mm-hmm. Siyempre, pag DDS vlogger, wagas. Actually, sabi nga ng isang nakausap po na taga-Kingdom, sir, marami pong salamat sa pagtatanggol mo sa amin kasi po, hindi po kami capable na ipagtanggol yung aming mga sarili kasi nga po, mababait po kami, hindi po kami palamura, hindi po namin kaya magsalita ng masama sa kapwa namin. Kaya maraming salamat po sa inyo kasi po, sa tuwing napapanood po namin kayo na yung mga bumabati ko sa amin ay binabanatan ninyo, somewhat parang nakakapagsalita na rin kami. Oo, kasi ang sabi ko, sorry, kasi madalas ako magmura, pasensya na, alam ko naman, di kayo nagmumura. Alam mo, sabi nila na hindi. Actually, pag nagmumura kayo, parang nagmumura na rin kami. Kasi hindi namin kayang gawin. So parang nagmumura na rin kami. Parang lumuluwag yung mga kalooban namin kasi parang nailalabas na rin namin yung sama ng loob namin through your channel pagka yung mga bashers ay binabalasubas mo, Boss Dada. Kaya talagang love na love ka namin, sabi nila. O, diba? O, Yolanda, shout out sa iyo. Magaling ba tayo? Talaga ba? Sabi nito, basta Sara pa rin ako. Eh, of course. Alam nga naman, boto natin si Lenny Robredo. Eh, natural, Sara tayo. O, Sara tayo kayo talaga. Mm-hmm. Si BL at ninyo natunaw na wala na. Tunaw na mga utak noon. Wala na kukwenta mga ngayon. O, sabi ni, it matters. O, Boss Dada, mukhang maton but with gentle voice. Of course. Mabait tayo. With your new format, talking directly with your viewers, this is good. We appreciate that, of course. Yung channel ko has always been centered sa opinion ng mga ating viewers. Kasi yun nga ang aking laging sinasabi, that my viewers are my co-hosts. So, kayo ang co-host ko. Kaya kayo ay talaga namang aking binibigyan ng boses. Dapat may rally din sa Cordillera, malay mo naman. O, hindi ba? Malay nyo magkaroon. For me, nothing is wrong sa pagmumura. Hindi. Well, depende. O pag, ano, pagka naka-attention na sa isang tao, tapos wala naman siyang ginagawa sa'yo, minumura mo masama. Pero pag minumura mo, itong mga putang ina magdana ako sa gobyerno, mga demonyo, at saka itong mga bayaran ng mga patay gutom na akala mo matatalinong nakapag-YouTube lang, yan, dapat murahin natin yung mga putang ina niyan. Huwag kayo mag-alala. Hindi masama yan. Sabi ni Jesus, Boss Dada, pagmumurahin mo yung mga putang ina niyan, sabi niya. Sabi niya, naku, ba't sinabi mo pa yung pangalan ni Jesus? Don't mention Jesus' name in ano, in all kalokohan. Yung mga troll, ano yan. Sabi nga ni ano eh, nakaka-PI talaga. Makakabisit, mapapabibisit ka talaga sa mga hype eh. Mapapamura ka talaga sa nangyayari sa bahay mantaki mo. Wala silang mga utang na loob. Pinalibing ang inyong mga ang inyong amahan. Pinalibing ang tatay nyo. Ang kapal naman ng mukha nyo. Baka naman pwede. Konting hiya naman. O baka pwede. Tanaw-tanaw din ang utang na loob. Kahit paminsan. Diyos mio, ilang dekada na yung tatay nyo nasa frigider. Puta, isang matapang na tao lang ang binangga lahat. Aktivista, media, mga estudyante sa universidad, galit na maipalibing yung tatay ninyo. Sa libingan ng mga bayani, ayaw nila. For how many decades? Isang Duterte lang ang nagmatapang. Putang ina niyan, nailibing kaagad ang sasarapan ng mga marcha nyo dun. Putang ina, mga peke pa yung mga luha nyo dun. Dahil ang tagal naman ng patay niyan. Oo. Talaga naman kayo ay maiyak-iyak pa dahil sa paglilibing ni Digong sa inyong ama sa kung saan man siya nararapat according sa inyo. Sana naman, ganti-ganti rin ang utang na loob. Baka nakakalimutan nyo na yan. Ilang presidente na nagdaan, wala man lang sumubok na yung tatay ninyo maipalibing dyan. Feeling ng lahat ng mga Pilipino nung panahon na yon, hindi siya karapat-dapat dyan. Isang presidente from Mindanao ang naglubog sa tatay niyo diyan sa libingan ng mga bayani, ginawang bayani ng tatay Tatay Digong ang tatay niyo. So please naman, ganti-ganti rin tayo ng utang na loob.
Mahiya naman kayo. Tama ba? Ibig sabihin, talagang mahilig kayo sa mangga, sabi nga ni Inday. Mamaya sabihin niya na, oh, bakit? Hindi naman namin ni-request kay PRD, palibing niya yung tatay niya. Ayun na nga, out of respect, pinalibing niya yung tatay niyo doon. Why not you respect PRRD too? Oo, nirespeto kayo eh. Nirespeto niyo rin siya. Ayun talaga. Oo, so... sobrang dami ng tao kahapon, hindi talaga natin in-expect. Feeling ko that's more than 100,000. Whatever the count is, basta feeling ko it's more than 100,000. Yung 100,000 was promised and they over-delivered. So, nginig nang nginig ang mga tulongges diyan sa ano, diyan sa nangyari na yan sa Maysog sa Davao. Again, ano pa yan, partida pa. It was on a short notice. Pangalawa, meron pang chilling effect dahil sa ginagawa sa kanilang gobernador, hati pa yung tao dahil may mga tao na nagbabantay dun sa Kapitolyo, so hindi pa sila nakapunta dyan. At madami pang mga fake news na pinaikot kahapon, yung brownout, yung sira daw yung runway, yun daw napakaraming checkpoint, kapag kayo daw ipupunta sa rally, pababalikin kayo, ang dami mga ganung balita na umikot kahapon. The fact na sobrang dami ng mga pinaggagawa nilang katarantaduhan, wag lang magpunta tao dyan, overwhelming pa din yung mga ano, yung numbers diyan sa ano ng attendees diyan sa Davao del Norte. So what more kung talagang pinabayaan nila yung kalayaan ng tao na magpunta diyan, or sana hindi nila minanipulate yung social media and yung media, local media. Eh sana mas madami yung nagpunta diyan, no? So partida pa yun. Kaya ibig sabihin noon, unti-unti nakikita nyo na yung mga yung dami ng tao na yan, lahat diyan. Hindi kayo gusto. Lahat dyan galit sa inyo. Imagine ninyo, umiikot ang Maysog sa buong Pilipinas at ginagather, ini-inform ang tao that hindi na kami masaya, hindi na kami masaya. Umaatin yung mga tao sa piging na nagsasabi na sa isang rally na nagsasabi na hindi na kami masaya sa gobyerno. Imagine ninyo pag samasamahin yan dalhin sa isang lugar. Imagine ninyo. Imagine ninyo, meron lang isang bilyonaryo na magpondo diyan, kasi again hindi biro yung ano yung ginagastos nila para lang mag-raise ng awareness against People's Initiative at yung charter change. Okay, so yun lang ang masasabi natin. Congratulations dito sa mga organizers ng Maysog sa Davao del Norte, at napakahusay ng mga tao sa Davao del Norte. Patunay na ang Davao del Norte ay hindi po nababayaran, hindi po for sale. So sana sa inyong mga sari-sariling mga nasasakupan, sa inyong mga sarili-sariling mga LGUs, sana ipagsigawan nyo din na kayo po ay hindi for sale, ng ating pong konstitusyon ay maayos, at yung mga gusto nilang baguhin sa ating konstitusyon ay sa totoo lang hindi naman nakarapat-dapat na maidagdag dyan. So laban lang tayo mga bossing, at kung sakali na may mga rallies within your area or within your region, puntahan po ninyo kung talagang ayaw nyo na sa mga namumuno ngayon. Now, kung meron naman kayong extra, pwede rin naman nyong gawin yung katulad ng ginagawa namin. Oo, na magpunta at sumuporta, di ba? Kasi at least, nagagawa natin yung part natin bilang isang Pilipino habang tayo'y malaya pang nagagawa yan, samantalahin na natin. Because again, unti-unti, pinapatay na nila lahat ng mga karapatan natin. Kaya bago pa man matapos, maubos lahat ng mga karapatan na yan, i-practice na natin ngayon. Okay? So lumaban na tayo. Kapag hindi tayo lumaban na pumunta sa kanilang bahay at sila'y persang, tanggalin yan. Ibig sabihin, pag may nakikita tayo na hindi tama, lumaban tayo. Pag may nakikita tayo na mali, i-expose natin. Pag tama, palapakan. Pag mali, banatan. Kapag loko-loko ang mga ang mga pinuno o mga opisyalis dyan sa mga lugar ninyo, magsalita kayo. Hindi pwedeng tahimik-tahimik tapos nag-aantay lang tayo, and then reklamo tayo ng reklamo. Okay? So yun mga bossing.